Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Natundon na ng Department of Health o DOH ang 5 sa 7 returning overseas Filipinos na nagmula sa South Africa. Kinumpirma ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bagamat hindi na nagbigay ng ibang detalye. Sinabi ng DOH na 81 sa higit 200 biyahero mula sa South Africa na dumating sa bansa mula November 15 hanggang 29 ang kanilang natuntun. Sa bilang na ito, 78 ay mga Pilipino at 3 foreigners. Nagpapatuloy naman ang pagberipika sa may 165 na sumailalim muli sa pagsusuri. Sinuportahan ng Department of Education o DepEd ang pagnanais ng Commission on Elections o COMELEC na mabigyan ng dagdag na beripisyo ang public school teachers na maglilingkod sa halalan sa susunod na taon. Sa isang statement, sinabi ng DepEd na mahalaga ang dagdag na proteksyon para sa mga guro at maging sa mga paaralan sa gitna na rin ng nararanasang pandemya. Ilan sa tinukoy ng kagawaran ang pagkakaloob ng special risk allowance, food and water allowance, health insurance coverage at honoraria para sa DepEd monitoring and coordination teams sa 2022 DepEd Election Task Force. Dagdag pa ng DepEd, kailangan rin ng pondo para sa paglilinis at maintenance expenses ng mga paaralan na gagamitin bilang polling precincts. 4 na anti-personnel mines na pag-aari ng Communist Terrorist Group ang nahukay ng militar sa Barangay Miaray, Diangkagan, Bukidnon. Ang bomba na tumitimbang na tigla 12 kilo bawat isa ay isang patunay na muling nagbabalak ng pag-atake ang naturang grupo. Ayon sa 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army, inaasahan nilang hihina ang pwersa ng kilusang komunista sa pagkakatuklas ng mga bomba at mga armas sa serye ng operasyon. Nanawagan rin sila sa mga miyembro ng grupo para sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. May 2 unit na dadaan dyan. Do you copy? Alert! 10-4, 10-4. Roger. Sigurado ka wala nakasunod sa'yo. Paano kung sa gitna ng makailang pilit na pagsugpo sa mga kalaban, may mata palang nagmamatyag sa inyong hanay? At ang inakalang katuwang, ang siya palang maglalagay sa inyo sa bingit ng kamatayan. Sa natatanging pagganap ng premyadong aktor na si Mon Confiado, kilalanin ang dating pulis at ngayon most wanted NPA sa Eastern Samar na si ex-PO2 Danny Colima. Gamit ang kaalaman mula sa magkalabang puwersa, paano nito sinindak ang lupang kinamulatan at ang mga itinuring siyang kasangga? Espiya. Magandang gabi, Pilipinas! At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.